So, welcome back again, guys. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang finished product ng aking cabinet. Ito. Ito pala. So, ayun, oh. So, mo-montage natin, oh. So before, kung napansin nyo, dito sa baba is open lang to sa baba. Sa previous video ko na pag-build. So open to sa baba. So ang problema doon is di ko pala na lagyan to ng sturdy na base, no? So hindi ko siya na-quadro or nalagyan ng mga braces sa ilalim. So ang tendency nun is yung base niya na plyboard is nag-bend siya pa ganun. Tapos dito naman sa drawer, kaya pala nag-stack up yun, kasi nag-bend siya dito pa ganun dito. So ang ginawa ko, isang kagandahan ng naka-screw is madi-disassemble mo siya. So ang ginawa ko, tinanggal ko to. Madali lang naman tanggalin to dahil may gulong to na anim before. So dalawa dito sa gitna, sa gilid. So tinanggal ko, at nung pagtanggal ko is pinatungan ko to ng 1x1 na kahoy, para maangat yung cabinet, buong cabinet. Tapos in-unscrew ko lahat, tapos tinanggal, tapos nilagyan ko ng mga braces to, at saka dinagdagan ko din ng dalawa pang gulong. So bali 8 gulong na to, tapos may brace dito saka dito punta doon, tapos ito naka-quadro na siya na support. Monkey. At before naman, itong drawer is nag-stack up to. Hindi siya nag-totally stack up, but sumasabay ito sa baba. So, ang ginawa ko, in-adjust ko yung roller dito sa gilid. Inangat ko konti. Tapos itong sa baba naman, is tinabasan ko to ng konti. So, ayun. Sa ngayon, okay na siya. Ito naman sa baba is matigas talaga to before, dahil nga dito sa base niya is sumasayad na yung drawer. So ngayon okay na siya, super smooth na siya. Yung naman sa pag-cutting, so hindi to totally na perfect cut, no? Pansin nyo ito, may mga siya. Medyo nakaangat to. Yun. Yan, dito perfect na cabinet. So, kung nasa malayuan naman kayo, di man siya obvious. So, tsaka ito pa. No? Hindi siya align. But anyway, okay naman siya. Hindi naman siya gano'ng kalaking problema. So ito rin yung isa sa problema ko, no. Pero hindi naman siya major problem, is na naman siya na nakatago naman siya. So ito, imbis na nasa gitna to, ito siya. Imbis na nandito 'yan, na miscalculate ko, dito ko nalagay. But pwede naman siyang tanggalin, pero tinatamad na ako magtanggal, kasi yun nga, naka-fix na ito. Matatanggal naman siya, may screw naman dun sa taas. Pero yun nga, tinatamad ako, at saka hindi naman siya makikita kung naka-close lahat ng door. So ayan. See, hindi naman siya makikita. So ito naman sa lagayan ng mga damit ko. Lahat pa lang ng doors is naka invisible hinge na siya.
So nabili ko lang to online, mura lang sa online. Tsaka naka-magnetic ano din siya, yung sa door. Pag sinara mo is pumipitik siya. Yun. Yan, no? So bibilhin ko pa to ng ano, no? Ilaw. Yung automatic na umiilaw dito. But soon na. So yan. Dito naman sa malaking door o tinatawag ko na big door is naka ano lang siya, magnetic, no? Dito ko nilagay yung mga tools ko. Tsaka ito, itong iba to, mga extra gamit ko lang yan. So yun sa baba, mga parts ng motor ko. Dito mga vacuum cleaner. Ito drill. Drill set ko na mga drill bit, no? Yun. So di ko na din to pininturahan kasi tinamad din ako. Yun. Dito sa taas. Yun, mga gamit ko pag balik na ako sa barko. Ito naman. Ito mga gamit ko sa pagkumpuni ng mga electronics. Ito naman is mga bag. As you can see, is sa front lang yung makinis, no? Sa gilid, di ko na siya pinakinis or nilagyan ng putty. So medyo magaspang to dito. Kinapalan ko na lang ng pintura. Dito lang yung sinisiguro ko na makinis. Para naman presentable siya tignan dito sa labas. Tsaka ano guys, nilagyan ko din yung lock. Ito, tsaka sa drawer. Isang drawer. Kasi ito, pag aalis ako, ilalock ko talaga to. So yun lang guys, no? Kung nagtatanong kayo kung magkano yung nagastos ko dito. 10,730. So ito yung mga parts na binili ko guys. Plyboard na size 3/4 is nabili ko lang ng 1,000 each. So bali 8 yung nagamit ko. So bali 8,000 lahat. Tapos plywood, isang plywood na 1/4 pang bubong ko sa likod. Isa lang yung binili ko guys kasi ano, may extra pa naman ako dito na cut na plywood. Plywood, no? So bali nabili ko lang siya ng 450. Isang plego lang ng plywood. Tapos screw na 2 inches, black screw to. Bali nabili ko siya ng 350. So 350 pesos lang yung nabili ko. Hindi naman siya per kilo, but bali yung isa kasi is 1.50. So yun, bali 350 yung nabili ko sa 2 inches. So bali yung screw na 1 inch naman is nabili ko siya ng 1 peso each. So bali na bumili ako ng 100 pieces. So 100 pesos yung nabayaran ko. So ayun, bumili din ako ng boring kit. Pwede naman itong hindi ka na lang bumili ng boring kit. So bali ano mo na lang, silsilan nyo lang or barena kung ano yung mas prefer nyo. So sa akin, para madali yung trabaho ko is bumili ako ng boring kit. So sa online lang naman to at nabili ko siya ng 700 pesos. Yun. So nasa sa inyo guys kung bibili kayo ng boring kit, no? Tapos dalawang pares ng slider. So sa online din to, nabili ko lang siya ng 390. So bali kung bibili kayo nito ng sa hardware or for example sa Atlantic or sa City Hardware. So mahal to guys. Bali nag-inquire ako dati. At
ang price nila doon is 750. One pair lang yun ah, 750. So, mas mabuti kung sa online kayo bibili guys ng slider. Mas mura lang. Tapos, kalidad naman. So, yung handle naman. So, bumili ako ng 8 handle. At saka sa drawer naman, as ang screw niya, binilhan ko. Di ko na ilalagay kasi mura lang naman. Mga 10 pesos lang yung nabili ko. Kasi mas mahaba kasi yung screw na gagamitin. So, ayun. Bumili ako ng 8. So, bali 320 yung nagastos ko sa handle. Tapos, invisible hinge naman. Bumili ako ng 12. Bali, 12 invisible hinge. So, bali, yung presyo niya is isa lang. Bali, isang presyo sa full tsaka half. Bali, na bayad ko lahat is 420. So, total lahat ng na gastos ko guys is 10,730. So, ayun. Kung nagbabalak yun na mag-build ng ganito kalaki, kasi yung 10,730 sa ganito kalaki na cabinet na bibilhin mo sa cabinet store is maliit lang siya. I think ganito lang kalaki, no? Isang ano lang. Isang Playgo lang ng plyboard, no? 8. Ah, hindi pala 8. Kasi ito yung 8. So, maliit lang. So, mas mabuti na kayo na lang yung gagawa or magpapagawa kayo. So, bali kung magpapa-build kayo sa carpintero, so dodoble pa ata yung babayaran nyo kasi may arawan tsaka may pakyawa naman. So, ayun. So, kung may gamit naman kayo, kayo na magbibuild, no? So, ayun lang guys. Salamat sa panonood, no? So, yun lang yung review ng ating cabinet. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa channel ko, so please do like and subscribe my channel. And also hit the notification bell for more upcoming videos. So, yun lang guys. And have a nice day. Peace out.